Dwight Ramos at Thirdy Ravena. Sanay na talaga sa pangmalakihan at international games. Kahit pa magaling at matangkad ang mga bumabantay sa dalawang ito. Ito mga pare ko ang pag-uusapan natin sa bitong ito. Pagkatapos lamang ng intro. At syempre kumusta lahat at thumbs up na rin sa inyo dyan mga pare ko. Binuhat nga ng dalawang Japan D-League rookies, nina Thirdy Ravena at Dwight Ramos, ang pambansang koponan ng basketball ng Pilipinas sa kilala natin na Gilas Pilipinas. Sa unang quarter ng laro agad nakauna ng puntos ang New Zealand mula sa shooting guard at small forward Dion Proster. Binawi naman agad ito ng Gilas Pilipinas naturalized player Angelo Kwame. Sina Thirdy Ravena at Dwight Ramos ang naging darling of the hour. Napakita pa si Thirdy Ravena ng malupit na spin move against New Zealand strong defender. Tanging si Thirdy Ravena lamang ang may malakas ang loob. Napasukin ang mahigpit na depensa sa ilalim ng New Zealand. Katulad sa ginagawa niyang estilo sa Japan D-League, sanay nga si Thirdy Ravena sa ganyang laruan. Sa first half, si Thirdy Ravena ang isa sa leading scorers ng Gilas Pilipinas. Pumuntos ito ng 11 points. Pangalawa si Dwight Ramos with 9 points at si Kwame na may 3 points sa pagtatapos ng first half. Sa panig naman ng visiting team, sina Dion Proster at Budanovic ang leading scorers, a combined at total 23 points sa first half. Sa second half, nagpatuloy ang kalamangan ng New Zealand at dito medyo nagkainitan pa sina Angelo Kwame at Rablo. Sa drive-in nito na may paiwan pang siko kay Angelo Kwame na hindi nito nagustuhan at itinulak nga ito ni Kwame at nagpalitan ng salita ang dalawa. Kitang-kita sa mukha ni Thirdy Ravena ang pagod sa fourth quarter. Tanging sila ni Dwight Ramos lamang ang tumitirada para hindi masyado lumubo ang mas lumalaki na kalamangan ng New Zealand. At medyo tumulong din naman sina Robert Bolick, Roger Pugoy. Pero hindi naging sapat ito para makahabol sa lumalaking kalamangan ng New Zealand. At ang iba eh, syempre, gusto din naman tumulong pero wala, ganun talaga eh. Dapat si Lebron Lopez sinubukan, baka sakali, mali lang natin. Nakatulong ang high flyer, Lebron Lopez. 88-63 ang final score, 25 points ang naging kalamangan ng New Zealand sa Gilas Pilipinas. Si Thirdy Ravena ang nanguna sa Gilas Pilipinas with a total of 23 points. At si Dwight Ramos na pumangalawa ay mayroon naman itong 18 points. Abangan na lang natin ang muling pag-arangkada ng Gilas Pilipinas sa susunod nilang mga laro. Salamat, ingat tayo lagi. Hanggang sa susunod na upload. God bless. Boy, he has got some skills, doesn't he?